Yo guys, kumusta po? Welcome back to my channel, KAALAMAN Online po. At dun sa mga baguhan lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at pakiclick ang bell para palagi kayong updated, ha? Guys, at huwag niyo po, oops, ayan, lagi akong nahuhulog ng bariya, ba't kaya? So, huwag niyo po kalilimot ang mag-join sa ating membership para maging mas solid po ang ating samahan, ano. Ngayon guys, ang ating po magiging video, marami kasi nagtatanong, sabi nila, idol, paano ka naglilinis ng bariya, no? Simple lamang po, at syempre sa thumbnail natin, sabi ko nga, paano ba natin patataasin ang value nitong mga error coins. Kadalasan kasi kung ano na yung bariya na kuha natin, lalo't meron siyang error, yun na, no? Sa totoo lang guys, pwede naman talaga natin linisan ang bariya, pero nasa pamamaraan po yan ng paglilinis para hindi madadamage ang coin mo, lalo't meron siyang value katulad nito mga error coins na nakikita nyo guys. Error coin, 5 piso, no, year 2014, doon po sa may part ng bibig ni Emilio Aguinaldo, no, yung sa nakikita nyo, parang naagnas yung kanyang bibig, no. Okay guys, so ito yung kondisyon ng ating coin ngayon na error coin, 5 piso, no. Hindi ganun kaganda, diba? Kasi circulated na siya. So ang gagawin natin dyan, yun, paano nga natin patataasin ang value ng mga gantong error coin para kung mayroong gustong bumili, no. So ang kailangan lang natin is konting metal polish, no? Isang cotton buds, ayan, cotton buds lang guys, alam ko meron kayo dyan sa inyong bahay, at konting cotton, at syempre dapat meron kayo masahan kasi diyan natin yan ipapatong. So i-demonstrate ko lang sa inyo guys kung paano yung ginagawa ko sa aking paglilinis, no. Syempre kapag maganda at presentable ang ating coin na binibenta, pag nakita yan ng collector, no, lalo't meron siyang unique error, at pag nakita malinis, no guys, ito. So kumuha lang kayo ng konting metal polish, hindi ko nasasabihin yung brand, basta may metal polish naman na nabibili. Yan, ipunas nyo lang sa surface ng coin, no. Ang hirap kasi yung isa kong kamay nakahawak sa selfie, no? So basta ganyan lang ang gagawin nyo guys, ha? Yan, tandaan lang, tandaan ninyo, hindi natin aalisin yung sharpness ng mga script netong coin. Ang aalisin lang natin kung kayo po ay maglilinis, yung pong dumi lang na nasa bariya, kasi madumi yan, eh. Sa tagal ba naman sa pag-circulate niyan, siyempre nakakakuha yan ng mga dumi, at yun lamang ang ating aalisin. Ayan, tapos sa reverse, ganun din ang ating gagawin. Yan. So, katapos yan guys, kung sa tingin ninyo na kulang pa, ulitin nyo lang hanggat sa umapot doon sa talagang naalis na yung mga dumi, no, sa bariya. At tandaan nyo, dumi lang, ha. Kasi pag nasobran sa linis ang ating mga coins, especially may value, no, yung mga hard to find years, yung mga ganitong error coins, alam nyo guys, kasi pag nawala ang sharpness ng bariya, napakapangit. Yan, tapos punasan nyo lang ng ganyan. Bulak ang gamitin ninyo para talagang soft siya, no. Yan. So, meron din. Punasan nyo lang ng bulak, at sa tingin ko guys, ano, siguro mga tatlong beses nyo lang ulitin yun. At pag, yun nga, pag wala na siya mga dumi, pwede na po yun, no. Hanggat sa maging satisfied na kayo na talagang malinis na ang inyong coin. At ito na ang resulta guys, no, para sa akin sapat na to yung gantong kalinis. Importante nga naalis na yung mga dumi, at ito ang kanyang finished product. So ayan, lumabas ang kanyang natural na kinang, at kahit circulated na yan guys, maganda siya, eh, diba, kapag malinis. At kapag bago natin yan itago sa capsule, siyempre mapapanatili na yung kanyang sharpness, diba? Yung mga script niya, yung mga numbers, mga letters, yun naman kasi ang importante doon. At doon po mapasok siyempre yung grade ng bariya. Hindi naman nakakabawas yun, you know? Yung paglilinis, basta nasa pamamaraan yan. Ayan, at itong error ko yun, at lumabas na yung ganda niya, at kitang kita na
yung error sa kanyang bandang bibig. Kikita nyo guys, napansin niyo yung bibig. Hindi siya, 'di ba, normal eh, no? Parang naagnas at hindi po iyan damage. Ayan po ay machine error na yan kasi kinilatis ko na yan at bago ko yan i-content eh kinikilatis ko yan na mabuti. Nang sa ganun eh totoo ang ating mga coin na pinakikita sa inyo. At syempre kapag ganyan naka-presentable ang ating coin, no? Hindi man ganun ka-unique ang error ng ating mga coin, pero kung malinis naman siya at may gustong bumili at pinakita niya yan eh maganda kasi, no? At kahit man ako bibili ng coins, di ba, kahit alam kong nilinisan yan kasi first impression last, di ba, yung una impression mo sa unang pagkakakita mo pa lang eh doon eh mabibighani ka na, di ba? Ganon din yan dito sa mga coins eh, di ba? Alam naman kasi natin yung mga uncirculated at mga circulated na, pero kahit naman circulated yan dapat malinis, di ba? Pero tandaan nino guys, ito lang naman ang dapat ninyo tandaan. Kung uncirculated na yan or brilliant uncirculated na yan, huwag nyo na pong gagalawin ang bariya. Ang gagawin nyo na lamang po ay itago siya sa capsule at huwag nyo hawak-hawakan. Kung hahawak-hawakan yung bariya nyo, gumamit po kayo ng guantes. No, or kung hindi nyo maiwasang hawakan yung mga coin ninyo, eh, punasan nyo agad ng malambot na tela. Bulak or yung mga cotton na tela, no, para hindi magagasgasan yung ating mga coin na iniingat-ingatan. Ayan, so itong coin na ito guys, 2014 error, eh tumaas na ng bahagya ang value nito pagkat palinis na siya, no? Kung ibebenta ko ito, di ba? Lalo sa eBay, maganda-ganda ang presyo sa eBay kung ipopost ko ito pagkat itong error na ito ay unique din naman para sa akin at itatago ko ito. No, so ayan, sana nakatulong yung aking mga advice sa inyo ngayon guys, no? Kung gusto niyo pong linisan ninyo mga bariya, ganun lamang po. At tatandaan nyo na yung mga sinabi ko, no? Simple lang naman, no? Huwag nyo nang ulit-ulitin ang paglilinis sa mga bariya sapagkat makaka-apekto po yan sa sharpness ng mga legend at script. So, yun na pong ating content ngayon guys. Maraming salamat po sa inyo lahat. Until next time po. So, pagpalain po kayo guys, no? Hanggang sa muli po. Out muna tayo.